Welcome back sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Ang pelikula natin ngayon ay ang sci-fi action na Marvel movie na ang Ant-Man and the Wasp Quantumania na narilis ngayong taon. Shoutout muna kina Raymar Malinaw, Gabriel Amador, Glendon Cesar, kay Cassie Vedana from Taiwan, at kay JV Monson. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo mga Juan. Ngayon wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Nagsimula ang pelikula sa Quantum Realm kung saan dito ay aksidenteng natrap si Janet Van Dyne ng 30 taon. Bigla naman may nakita siyang isang bagay na bumagsak mula sa taas. Lumapit siya ng bahagya rito at nakita niyang ito ay isang ship ngunit may mga kakaibang halimaw na nagpakita sa harap niya. Nilabanan at pinagbabaril ni Janet ang mga halimaw na ito at tinulungan siyang patayin ang mga ito ng isang lalaking nagmula sa bumagsak na ship. Bumalik ang istorya sa kasalukuyang panahon. Matapos tumulong iligtas ni Scott Lang o ni Ant-Man ang mundo kasama ang Avengers mula kay Thanos ay naging sobrang sikat na niya at ginagalang na siya ng lahat ng mga tao sa kanilang syudad na ang San Francisco. Matagumpay rin si Scott na nakapag-publish ng libro patungkol sa pagligtas niya sa mundo kasama ang Avengers, habang ang girlfriend naman niyang si Hope Van Dyne ay nabawi na ang kumpanya ng ama niya at pinangalanan niya itong Pym Van Dyne Foundation. Ginagamit ni Hope ang Pym Particles para sa global change at na-awardan pa siya dahil dito. Bigla naman tinawagan si Scott ng City Jail Office dahil ang dalagang anak niyang si Cassie ay nakulong dito sa kadahilan ng pinaliit niya ang kotse ng isang pulis. Matapos na piyansahan siya ni Scott ay sinabi ni Cassie na nagawa niya raw ito dahil binabato ng tear gas ng mga pulis ang mga taong nagpoprotesta na naging homeless mula nang bumalik sa snap ni Thanos. Pumunta sila Scott sa bahay ni Hank Pym at Janet Van Dyne upang mag-family dinner. Nabanggit ni Hope sa kanyang ina na si Janet ang tungkol sa Quantum Realm ngunit ayaw ni Janet pag-usapan ang pananatili niya ng mahabang panahon dito. Maya-maya ay nabanggit naman ni Cassie at Hank na may ginagawa silang device kasama si Hope. Pumunta sila sa basement ng bahay at nakita dito ni Scott ang mga smart ants na pinag-e-eksperimentuhan ni Hank at ang mga ito raw ay kayang gumawa ng sarili nilang mga gadgets at equipments. Pinaliwanag dito ni Cassie na mula noong nawala sila ng 5 years dahil sa snap ni Thanos ay nagka-interes na siya sa Quantum Realm. Ngayon sa tulong nila Hank at Hope ay nakagawa siya ng isang quantum satellite at ito raw ay kayang ma-identify ang buong quantum realm, dahil dito ay hindi na nila kailangang pumunta sa quantum realm upang mag-explore. Natuwa naman si Scott sa kanya at pinaliwanag ni Cassie kay Scott na gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapadala nito ng signal sa quantum realm upang kumuha ng data at pagkatapos ay babalik sa kanila. Ngunit nang nalaman ni Janet na nagpapadala ito ng signal sa quantum realm ay biglang natakot siya dito at agad na shinutdown niya ang device. Ngunit may biglang lumitaw na enerhiya sa ibabaw ng device at sumabog ito ng malakas sa kanila. Ilang saglit ay nagsimula na ito na higupin roon ang mga kagamitan at sina Hank at Janet papuntang Quantum Realm na agad sinundan ni Hope. Si Cassie ay nahigup na rin ito kaya't agad na bumitaw si Scott upang sundan siya dito at pati ang mga smart ants ni Hank ay nahigup na rin ng device. Habang nahuhulog sa ere ay sinuot ni Scott ang suit niya at pinalaki ang sarili upang iligtas si Cassie mula sa pagkabagsak nila sa Quantum Realm. Si Hope naman na nahiwalay kina Scott ay nagising at nakita niya roon ang ama na si Hank. Ilang saglit ay nahanap sila roon ni Janet at agad na nagtago mula sa isang ship na iniiskan ang buong lugar. Pagkatapos ay napagplanuhan nilang hanapin sina Scott at umalis na agad roon. Samantala sina Scott naman ay inatake ng isang nag-aapoy na bilog na halimaw ngunit mabilis na pinalaki niya ang sarili at hinagis ang halimaw ng malakas sa malayo. Subalit may biglang lumabas na malaking halimaw sa harap nila at hinabol silang dalawa nito pero mabilis na pinatay ito ng nilalang na si Zolom kasama ang mga miyembro ng Freedom Fighters at dinala nila sila sa kanilang base. Sina Janet naman ay pinuntahan ang dati niyang kaibigan roon at pinahiram sila nito ng mga kasuutan para makapag-disguise at ng masasakyang nilalang upang pumunta sa isa pang kaibigan niya dahil ito raw ay malaki ang posibilidad na nabalitaan ang pagdating nila Scott at nalaman niya ang lokasyon nila. Sa sunod na eksena, sina Cassie at Scott ay pinainom ng miyembro ng Freedom Fighters na si Veb ng pulang likido at ilang saglit ay nagulat si Scott dahil naiintindihan na niya ang lingwahe nila. Nalaman naman ng lalaking kasamahan nila na si Quaz kung sino sina Scott dahil sa abilidad niyang makapagbasa ng isip pagkatapos ay tinanong niya sila kung saan sila galing at sinabi ni na Scott na galing sila sa taas. Nalaman ni Quaz na nagsasabi sila ng totoo ngunit ang leader nila na si Gentora ay ayaw silang panatilihin sa base nila dahil ang nanggaling rin sa taas na ang The Conqueror ay malamang pinaghahanap na sila. Ang The Conqueror raw ay sinunog ang mga tahanan nila at pinatay ang karamihan sa kanila pagkatapos ay nagtayo siya ng kanyang kaharian. Samantala, sina Janet kasama sina Hank at Hope sakay ng nolipad na nilalang ay pumunta sa isang syudad roon na tinatawag na ang Axia.
Pumasok sila sa isang bar roon at pinainom ni Janet kina Hank ang isang pulang inumin at biglang naiintindihan na nila ang lingwahe ng mga taga Quantum Realm. Ilang saglit ay nakipagkita sila roon sa governor ng Axia na kaibigan ni Janet na dating miyembro ng Freedom Fighter na si Krylar. Umorder si Krylar sa bar ng kakaibang maiinom nila na may maliit na nilalang sa ibabaw at maya-maya ay nalaman nilang pumanig na pala siya sa The Conqueror at pinadakip niya sila Janet ng mga nagkalat na sundalo nito roon. Mabilis naman na inatake ni Hope Van Dyne o ni Wasp suot ang kanyang suit ang karamihan sa mga kalaban na sundalo, habang sina Hank Pym at Janet ay nakakuha ng baril at pinagbabaril ang mga kalaban roon. Patuloy na pinagbabaril ni Hank ang mga sundalo ng kalaban habang si Janet ay tumatakbo papasok sa ship ni Krylar. Hinagisa naman ni Hank ng Pym Disk ang inumin nila upang palakihin ang nilalang dito at atakihin sina Krylar at ang iba pang sundalo, pagkatapos ay sumakay na siya sa ship habang si Hope ay inaatake pa ang ibang kalaban roon. Si Janet naman habang hinahak ang system ng ship ay tinuruan niya si Hank kontrolin ang ship at agad na umalis na sila sa lugar. Sa sunod na eksena ay natunto ng hukbo ng The Conqueror ang lokasyon nila Scott at inatake ng mga ito ang mga Freedom Fighter sa buong lugar. Matapang naman na nakipaglaban ang nilalang na si Zolom sa mga sundalong ito at si Gentora na leader nila ay magaling na pinagpapatay rin ang mga kalaban na sundalo ng The Conqueror, ngunit ilang saglit ay biglang napulupitan siya ng mga ito. Si Cassie naman suot ang kanyang sariling suit ay niligtas si Gentora mula sa kalaban, ngunit hindi pa siya sanay na gamitin ito kaya't ang ama niya na si Scott ay pinakita sa kanya kung paano ang tamang paggamit ng suit nila sa pakikipaglaban habang pinapabagsak niya ang mga sundalo ng The Conqueror roon. Hindi nagtagal ay dumating na roon ang nilalang na si MODOK at walang hintong inatake niya ang mga Freedom Fighters roon at pinasabog ang karamihan sa mga ship nila sa lugar. Habang sina Zolom at Web naman ay nagawang makatakas roon sakay ng isang ship nila. Ilang saglit ay nakorner sila Scott ni MODOK at nilantad niya ang sarili sa kanila na siya si Darren Cross, ang dating si Yellow Jacket na nakalaban ni Scott noon na nagawa niyang mapunta roon sa Quantum Realm, ngunit nakita raw siya dito ng The Conqueror at ginawa siyang ultimate weapon niya. Pagkatapos ay mabilis na inatake at hinuli ni MODOK sina Scott at Cassie habang sina Gentora naman at ang iba pang Freedom Fighters ay nadakip na nila. Samantala si Janet habang nasa ship ni Krylar ay kinuwento na niya kina Hank ang mga pangyayari sa Quantum Realm nung panahong na-stuck siya dito. Hindi lang raw siya ang na-stranded sa Quantum Realm noon dahil nakilala niya dito ang isang lalaking scientist na aksidenteng nag-crash ang ship roon. Sinabi ng lalaki sa kanya na ang ship niya raw ay kayang mag-travel sa multiverse at kaya rin itong ibalik si Janet pauwi sa lugar niya. Dahil sa sinabi niyang ito ay sinubukan nila ang lahat ng paraan upang ma-recharge ang energy core ng ship niya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi naman sila sumuko na ayusin ang energy core na ito hanggang sa nagawa na nilang paganahin nito. Ang ship ng lalaki ay nakokontrol lang niya sa isip, kaya't nang nilagay na ni Janet ang core dito ay nakita niya ang lahat ng nagawa niyang pagpatay sa mga di mabilang na buhay, pagwasak sa maraming mundo at mga timeline bilang si Kang the Conqueror. Nalaman pa niyang hindi siya nag-crash sa Quantum Realm kundi tinapon siya roon nang hindi niya alam na mga nilalang, dahil ang Quantum Realm lang ang kaya siyang ikulong ng habang buhay. Umamin naman ang lalaki na siya si Kang the Conqueror at sinuot ang suit niya. Ngunit si Janet ay mabilis na sinuot rin ang kanyang suit at agad na kinuha ang energy core sa ship ni Kang, pagkatapos ay ginamit ni Janet ang mga natitirang Pym Disk niya upang pasabugin ang energy core at manatiling trap roon si Kang, ngunit dahil dito pati siya ay natrap na rin roon. Subalit dahil nabalik niya ang kanyang suit ay naging Conqueror pa rin siya. Gamit ang sobrang high-tech na mga armas niya at teknolohiya ay sinakop ni Kang ang buong Quantum Realm at nagtayo siya dito ng malaking imperyo na ang Chronopolis. Gumugol naman raw roon si Janet ng maraming taon na kalabanin siya kasama ang mga Freedom Fighters, ngunit hindi sila nagtagumpay hanggang sa niligtas siya roon ni Hank. Sumunod na eksena, sina Scott at Cassie ay kinulong ni MODOK sa kaharian ni Kang at nabanggit niya dito na dahil sa signal na pinadala ni Cassie ay nagawa niyang dalhin silang lahat roon. Maya-maya ay pinuntahan sila dito mismo ni Kang the Conqueror at pinaliwanag sa kanila na kailangan niyang makuha muli ang winasak ni Janet dati at makaalis roon sa Quantum Realm, sapagkat ang mga variants niya raw na nagtapon sa kanya roon ay nalalapit na ang pagdating at dahil dito ay nanganganib ang lahat. Sinabi pa ni Kang na si Scott lang raw ang makakabalik sa kanya ng winasak noon na energy core ni Janet upang makaalis siya roon. Hindi pumayag si Scott, ngunit binantaan siya ni Kang na papatayin niya ang anak niyang si Cassie sa harap niya, kaya't napilitan si Scott na pumayag sa pinapagawa ni Kang. Ilang saglit ay pinunta siya ni Kang sa Multiversal Energy Core na pinasabog ni Janet noon. Dito na nagwawakas ang part 1 ng Tagalog recap natin at nasa description ng video na ito ang part 2. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one, mga huwan.